All right. Good afternoon, everybody. I hope lahat kayo ay okay. Malapit na ang Pasko. Merry Christmas to you. Hanggang 23 pa ng December ang pasok. No? And then immediately, January 3, balik ka na uli. Start na uli ng klase. No? So, I hope na yung mga pinopost ko sa inyo na mga lectures ay pinapanood nyo because I fear na baka iniipon nyo tapos saka nyo papanoorin ng sabay-sabay, ng sunod-sunod. No, that's not the idea. The reason why I posted it every week, minsan dalawa pa, is mapanood nyo despite na di tayo nagkakaroon ng live classes, no, you should do your part, no, be proactive, no, doesn't mean na hindi tayo malimit nag face to face or yung live lecture ay you take the lecture for granted, no, that's not the idea. The idea is for you to learn by watching and hearing the lecture. So I leave it to you, no, sa inyo yan, inyong parte yan. I have done my part. No, kaya I hope na you're doing your part. So ngayon, natapos na natin yung mga malapit na tayo sa finish line. There are series of topics doon sa business development and yung entrepreneurial development or how to establish a business. What are the things to consider? Now, assuming na tayo ngayon ay papunta na doon sa pagtatayo ng negosyo, napapansin na marami sa mga farmers o yung mga entrep ano, ay hindi pa rin sila ganong confident pagdating doon sa kanilang sariling alam. No, marami pa rin dapat ng mga bagay na tutulong sa kanila. That's why the topic for today is the support services for the farmers. At sino-sino ang magbibigay nito? Well, I will be focusing on the government side. Meron talagang inilaan na mga ahensya ang gobyerno para tulungan itong ating mga agri-entrepreneur. No? That's why that is the topic for today. But going back doon sa ating mga previous topics and just to make a review, nasaan na ba tayo? So we have the introduction, the agricultural commodity and the commodity system, the marketing. After that, we had our midterm exam and then just recently, natapos natin yung enterprise development or putting up a business. Now we are on the topic called the support services. Ito na yung mga nabanggit ko kanina, mga tulong na dapat makuha ng isang agri-entrepreneur while he is or she is in the middle of putting up a business. At kung hindi pa man nagsisimula ang kanyang negosyo, magandang alam na rin kung saan siya hihingi ng tulong, no? And as I mentioned, these are the government support system. Meron din namang private agency. But I will be focusing more on the government agencies. So here are the topics that we will be learning for today. Kung di matapos, the following meeting. Ano-ano ba itong mga support services na ito? No? So there are four. Una, yung agricultural research. Second is agricultural extension. Number three, agricultural credit o yung pagpapautang. At pang-apat, yung agricultural marketing. Apat yan. But let us try to learn the details noong agricultural research. No? Agricultural research is the cornerstone. Ibig sabihin, ito yung pundasyon, ito yung haligi ng agricultural development. Dito nagmumula yung mga invention. Nagmumula yan sa mga research or finding new
evidences, new ideas, through research. Yung research kasi science-based yan. Ibig sabihin may basihan at saka kumbaga output or outcome-based din siya. Kinakailangan nakikita ang resulta. The results have been spectacular in terms of increase in output per hectares, but also reduce use of inputs with no sacrifice of output. So sa agricultural research, kung ating pagbabasihan, ang layunin talaga niyan ay mapadami ang kita per hectare. Yun ang muna ang ating basihan, yun ang ating unit. At papaano rin mapapaliit ang gastos. Kung magagawa kasi yan, the end point of it is that magkakaroon ng malaking epekto doon sa tinatawag na profitability o pagkita ng pera ng mga nagsisimula ng negosyo sa agrikultura. Gayon din, ano, this will reflect in substitution of imports. Kung magagawa natin ito, makapag-produce tayo ng maraming output mula doon sa given hectare, malamang yan, instead na tayo ay mag-i-import, tayo na ngayon ang makaka-achieve tayo noong self-sufficiency in food crop at least, no? Self-sufficiency, ibig sabihin din na tayo mag-i-import. At baka sakali, ha, kapag marami-rami na tayong talagang kita, ay magkaroon pa tayo ng exportation. Tayo na ang magpapadala sa ibang bansa. Thus, the appropriate technology be available to farmers for deriving more net income from it and accumulate more capital assets for farm and home. Dahil nga research ito, maraming mga nadidiskubre na bagong technology na sana ito ay maipahatid at magamit ng mga farmers. You know? Better nutrition din. Ibig sabihin, yung kinakain nating bunga, gulay, o kung yan man ay karne, mula sa itlog, mula sa mga alaga natin livestock, ay mas maganda ang nakukuha nating nutrisyon. No? Kasi kung yan ay lack sa nutrisyon, it will be more or less parang ano lang, mga chichiria lang. Ano? So at yan hindi natin gusto because the purpose of siyempre ang pagkain ay ma-supplement yung mga necessary nutrients na kailangan nating mga tao. Ano? At sa mga lumalabas na mga research ngayon, mas maganda raw. Marami na nanawagan dito na magpalit sana tayo mga Pilipino noong carbohydrate intake or carbo. No? Most likely yan, yung rice. No? To a balanced diet na mas marami sana yung mga gulay. Ang isang example niya ng bansa na marami talaga yung gulay, Korea. Akala mo yung ulam nila, karne pero gulay. Several forms. Kumakain din naman sila ng karne pero sa kanilang daily, there are more gulay, no? Plant-based. Kaya nga kimchi, the healthiest food yan eh. No? At samgyupsal, may karne pero daming kasamang mga lettuce, greens, etc. So yan yung isa sa mga nahabol natin na sana ay pati yung diet ng mga Pilipino ay mabalansi rin natin. It would also provide better education for children in such indirect way that kung kumikita ang farmer, then farmer would have more than enough money to support education. Siyempre, kung ang bata ay better ang kanyang nutrition, ay hindi antukin yan. Baka mas magagaling ang mga bata with a good nutrition. So it all started with the research. Ang basic objective of research is increasing sustainability in food production. Okay, yung pag sinabing sustainability, tuloy-tuloy in developing countries like the Philippines in a way that the nutritional level and general economic well-being of low-income people are improved. So maraming mga researches na nakatutok kung saan previously, years back, gumagawa sila ng mga pagkain from munggo na para mayroong enough nutrition at hindi naman puro kanin lang, no? So yung FNRI or Food National Institute for Research
and Research Institute Food and Nutrition, no? Ang gumagawa sila ng mga parang food pack na mula sa mga plant-based na mayroong matataas na ano yan, nutrients na kailangan ng katawan o protein. Para ito ay ang tutok nito doon sa mga mahihirap na hindi maka-afford ng meat. But if you have enough source of protein like from munggo, galing sa soya, yan. Para yung low-income people, yung buhay nila ay ma-improve through provision of good nutrition. And here is one of the government agency called the Bureau of Agricultural Research or BAR or BAR. DABAR, minsan ang tawag dyan. Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. So, sa pangalan pa lang, malalaman nyo na sila ay ang trabaho ay mag-conduct ng research or mag-encourage sa mga tao, especially sa mga SUCs, no, and other institutions na mag-conduct ng mga research. At mayroon silang tinatawag na mga thematic o yung anong i-research nyo. Yan ginagawa nitong higher agency na ito. Ito yung mga pag ni-research nyo, bibigyan namin kayo ng financial support. Outside yan, pwede rin naman, pero hindi muna namin kayo bibigyan ng support because nakapokus tayo do sa national direction na ito ang bigyan ng pansin. Yan, mga thematic research ang tawag natin dyan, team. At may mga programa sila, ang BAR or BAR, tulad nitong Community-Based Participatory Action Research or CIPAR. By the word itself, community-based, nakapokus ang research hindi sa laboratory, kundi doon sa mismong community, barangay, ano, doon na andun yung research. At sila, yung mga taga-barangay mismo, ay participants sa research. No? And these are action research. Meaning, pag sinabi kasing action research, hahanapin mo muna yung ano bang problema rito sa lugar na ito. Kain ba? Tapos, brainstorming kung ano ba talaga ang tunay na problema, gagawa sila ng mode of action. Ano yung, ito yung makikita nating solusyon. Ito yung naiisip namin solusyon. And then, ia-apply mo yung solusyon doon sa current problem. Let's say, noong barangay na yon, kunyari, ang problema nila ay, yun yan, ang mga bata ay malnourished. So kung itong action research, pag sinabi kasing action research, yung kasama sa research, yung pag-a-identify ng problem at pag-a-identify ng solusyon at saka pag-e-execute ng solusyon, sama-sama yon. So gagawin talaga at pagkatapos magawa, ay i-analyze kung tumalab yung kanilang ginawang intervention. Yan ang tinatawag na community-based participatory action research. Yun yung action research or CIPAR. Alright? So ano ba yung ibig sabihin nito? The community-based participatory action research or program is one of the flagship programs of the Bureau of Agricultural Research that is geared at generating significant information by verifying the technical and economic feasibility. Yung sabi ko kanina, pag-aaral muna, ano ba ang tunay na problem? At pagkatapos ngayon, baka kasi itong mga research na naunang nakundak, baka kasi sila ay babagay na siya ang gamitin na solusyon. So ito'y tinatawag na mature technology. Ibig sabihin, pag sinabing mature technology, natapos na yung research, tapos kung siya ay kinakailangang i-market, natapos na rin yung market research, na testing na sa mga tao kung ibebenta o kung yan naman ay sistema na testing na, at pwede na siyang i-roll out, ano, sa mga tao, ano, prior to widespread adaptation. Ayan na ngayon, sasabihin sa mga tao, o sige, nakumpleto na namin yung research, testingin natin. If you are willing, gagamitin natin sa lugar ninyo. Kasi siya ay community-based o sa lugar lang na yon. Ibig sabihin, pwede kasing
itong technology na ito bagay lang dito sa certain locality but not in every locality. So kung yung susunod na locality pwedeng i-modify kung sa tingin nila ay hindi pa bagay, ano? So it is a location specific research cum extension activity that deals with improving farming system technologies. So ngayon, nakapokus ngayon, papaano tuturuan ng mga bagong teknolohiya ang mga farmer, lalo na yung iba na ang katwiran, ay naku, ay huwag nyo na kaming turuan kasi buong buhay na namin, nagsasaka na kami. Mas marami kaming alam sa inyo. So, unti-unti sabihin, ay tingnan nyo po itong ano namin, panuorin nyo. Meron po kaming demonstration farm. Basitahan po ninyo at talaga pong nasubukan namin ba maganda po ang pinalabasan. So, ito yung mga bagong teknolohiya. Specific micro agroclimatic environments within the province or municipality. Nakapokus siya doon sa isang lugar na maliit, no? At yun lang talaga, hindi sinasabing kung effective yan sa Indang, siguradong effective din sa Nueva Ecija. Hindi ganon. Sa Nueva Ecija, there could be different climatic environment. So, iba ang delivery naman doon, no? Kasi siya ay nakabase sa lugar. Maganda yung SIPAR. In fact, ang SIPAR ay nagbibigay din yan ng mga scholarship. Dito sa CABSU, mayroong mga estudyante scholar ng SIPAR. Pero pupunta naman tayo sa pangalawa. Ito naman ay tinatawag na National Technology Commercialization Program. Ito ay kahawig din ng aming programa ng Technology Business Incubation. Bagamat ang nag-handle nito ay yung Department of Agricultural BAR or Agricultural Research, meron din ang DOST Picard, no, ng similar program, kasi batas kasi ito eh, yung national, yung Technology Commercialization Program, anybody can implement it because it is a law. Ang sinasabi kasi diyan, yung mga napakaraming research na kinundak especially sa university, government university or SUCs, baka sayang kasi ang pera. Billion-billion pera ang naubos dyan. At kung pupunta ka sa library, pagka pinatas mo yung mga thesis doon, thesis are research, siya ba'y napakinabangan? Baka naman napakinabangan lang yan para makagraduate ang estudyante. Baka naman requirement lang talaga. Pero hindi kinukonsider yung kaniyang usability. Hindi kinukonsider na kapag ito ini-apply sa totoong buhay, baka naman hindi uubra, baka naman walang bibili. So sayang lang. So ngayon, ang batas natin ngayon ay sinasabi na testingin itong mga researches na ito, baka kasi pwede itong i-adapt ng mga farmer at doon siya kumita using the technology. Kaya ang tawag dyan, ang may hawak ng technology, kunyari ay isang researcher na taga Cavite State University, yung kaniyang technology na yon na ipangalan ano sa taong yon o kaya do sa university through IP or yung intellectual property na nakapatent, ano, ibebenta yon. Actually, binabayaran ng farmer bago siya magbigyan noong technology or secret of the technology, bibili ng farmer para siya ma-license na libre siyang gumamit noon. No, merong tinatawag diyan na paano pipresyohan, merong series of program kung saan binavalue yung technology kung magkano dapat ibenta. Once na yan ay na ipasa sa farmer at nabayaran ng farmer, siya na ngayon ang may hawak ng technology at kung siya lang ang may hawak noon, ibig sabihin, wala siyang competitor kasi siya lang ang wala siyang ano eh, wala nakakaalam kundi siya. Hindi naman po pwedeng siguro kung usapan kami na lang, wag nang ibenta sa iba, pwede siguro. Ganon. Or baka maraming po pwedeng mag-adapt na farmer ng technology. Parang para din yang franchising, ano. Pwedeng marami. So yan yung idea ng National Technology Commercialization Program. So the highlight research
breakthroughs and mature technologies. Pag sinabi ko nga mature, siya ay nag-undergo na ng lahat ng process including yung market, tinetest na yan. Pagkatapos noon, baka pwede nang i-roll out. No? Mature technologies generated and developed by research and development, R&D institutions, and serves as a vehicle for incubation and sensitizing of emerging technologies that will enhance the value adding of products and processes, thus leading to a more competitive position of local industries to both domestic and foreign markets. Ayun, pwede nang pwedeng makaabot hanggang sa market niya hanggang abroad, no? Kapag export tayo, that's the possibility. So paano ba ang sistema niyan? Ano ang cycle niyan? Paano nagsisimula, no? Tingnan niyo itong cycle map na ito, o itong diagram na ito ng technology transfer cycle. It started with research and development. So research, no? Testingin, and then if natapos yung research, you can call it an invention. O naka-inventor, naka-invento ka. And then, syempre, kinakailangan i-undergo yan, i-evaluate ng marami pang tao, yung tinatawag na peer review, kapwa, mga edukado, mga, kumbaga, sanay sa research, ipipresent mo yan at tatanungin ka kung ano-anong mga magagawa niyan, etc., etc. So, peer review, ni-evaluate. After that na makalusot yun doon, then at satisfied, now it's time na maipangalan yung kung sino yung inventor itong research na ito sa kanya. Ang tawag dyan ay intellectual property protection. Ipapangalan sa iyo. So you have the right na ngayon dyan, no? Kung sakali may gustong kumuha ng invention na yan, ay pwede mo siyang idemanda. Kung nanakaw yan, bawal din yun. Kasi sa iyo nakapangalan. Right? So, it's an IP protection. And then, dahil nasa iyo na, you can manufacture it, you can sell it, and tinatawag na marketing na. And then, you can also go into licensing. Ibig sabihin, now other people na interesado, sige, papayagan ka namin, bibigyan ka namin ng license, yung ng original inventor. You can sell it through licensing. And then, siyempre, along the way, may mga feedback yan, kung okay ba, sabi, pwede ba nating ipackage na maganda? Medyo kulang-kulang pa ho ang dating eh. Hindi pa masyado siyang maganda ang impresyon ng mga buyer. So, mag-a-undergo siya ng tinatawag na product development. Maybe packaging, maybe taste, maybe prolonging yung kanyang life cycle, yung kanyang haba ng pwede siyang i-kept into storage, etc., etc. And then, now the public use and economic growth. So ngayon, magagamit na yan ng mga tao, ng public, at makakakontribute sa economic growth ng isang community. So that is how technology can be used by people na lisensyahan, no? Gumamit ng invention na yon. And the greater good of it is that mapapakinabahan ng mga tao at makakatulong sa paglago ng natawag na ekonomiya. No? So itong dalawang nabanggit ko, yung community-based participatory action research at saka itong NTCP, no? Kanina ko lang nabanggit. Ano ba yung NTCP? Ayan yun. National Technology Commercialization Program plus itong nauna na CIPAR, pag pinagsama yan, actually sila ay magkaduktong. No? So, ang talaga namang gusto dyan ay ma-guide ang mga agri-entrepreneur along the way, kung siya ay baguhan pa, hindi pa niya alam ang pagninegosyo, ay tulungan siya hanggang sa siya ay makatayo na. Like this one, si Mr. Villafuerte Camat Jr., Pispantilapia in Lamut, Ifugao. Ano?
Sabi niya, nung pumasok ang CIPAR, sumali ako sa mga trainings at seminars para matuto. Simula noon, tumaas na yung antas ng farm ko. At noong 2017, na-certify pa siya ng OCCP. Ano ito? Yung organic certification. Certified organic farm siya. Dati po akong OFW, pero kung susumahin, mas malaki pa yung kinita ko ng 5 taon sa farming kaysa sa kinita ko ng 10 taon sa abroad. Wow. Ito naman. At natulungan itong taga-Ipugaw. No? Pangatlo, at ito ay posibleng alam nyo na dahil meron tayong nakakuha ba kayo itong subject na ito, organic farming? Hello? Yung siguro ito ay first year, second year. Have you taken this course? Organic farming? Yan, yan. Kasama yan sa tinatawag na programa, organic agriculture program. Prior to that kasi, ang government through Agricultural Training Institute talagang nagpa-ano pa sa amin na binigyan kami ng 3 araw na seminar para ma-incorporate itong organic farming doon sa syllabus. No? At sa pagkatapos, yung tinatawag na CMO o CHED Memorandum ng agriculture ay naka-input talaga doon, nasa loob yung kinakailangan na maisama sa pagtuturo ang organic farming. Ano? At naandyan din yung tinatawag na gap analysis, pagkatapos nakapokus sa organic fertilizer, and marami pang ibang ang sinasabi tulad ng paggamit ng vermicomposting, green leaf manures, crop rotation, biological management, animal husbandry, bio, fertilizers, manure, etc. comprising the organic farming. So, meron tayong tinatawag na National Organic Agriculture Program. Ito yung NOAA. Right? Dati, kasama ko nitong grupong ito. Kami yung siguro mga 2 taon na naggagawa kami ng ano, ng manual ng paano mag-certify ng isang farm, no? These are composed of private individuals from the farm. Meron kaming consultant, tapos meron ding taga SUCs at kami nga yung sa agriculture ang kasamang nagpo-formulate nito. Kasi ang gusto namin noon, kami muna ang mag-evaluate ng isang farm at malaman namin through our evaluation kung siya ipapasa doon sa tunay na certification program kasi mahal ang bayad eh. Sa mga 80,000. Ang plano namin noon, bago ka mag-undergo sa tunay na certification program, iaano ka muna, i-assess ka muna namin using the same measure para pag nakapasa ka sa grupo namin, most likely, pag sinalang ka doon sa National Certification Program, eh, papasa ka talaga. So, ang usapan niya namin, mas mahigpit dapat tayo kaysa sa doon sa National Certification Program. At yun eh, ano yun, yung napasama ko roon sa grupo ng Cavite Farmers. Also, meron ding climate change program. Alam niyo naman siguro yan, ang nagiging problema ng pagpapalit ng klima sa atin. No? Umiinit. Kaya nga itong mayroong panahon, sineselebrate natin yung June 25 as Arbor Day o panahon ng mga puno, no? Ng pagtatanim ng mga puno. Shade. Kasi yun ang nagpo-provide ng shade. At underroots naman, siyempre nag-hold ng water at saka ng soil, no? Against the soil erosion. So, the purpose is addressing climate change in the agriculture and fisheries. Far more challenging and urgent since this sector produces food and livelihood for the people. No? Changing weather patterns causes environment stress resulting to floods. Okay, so grabe, no? Ang kung napapanood sa YouTube, other countries, China, Europe, even
Even Canada, sa British Columbia, Canada, bumabaha. Doon mga lugar na dati ay hindi naman pumapatak ang ulan because they are desert, bumabaha. So ganyan nagkaroon ng matinding changes, ano? And it was attributed to the climate change. That's why even the church, ano, the Catholic Church, the Pope, ano, ay nakikialam na sa climate change. Meron na siyang sinulat na libro ng paano ang mga Catholics ay matuturuan na i-obserba itong nangyayari at magawa ng paraan na ma-abort natin itong impending na tragedy brought about by climate change. Kasi ina-attribute din dyan yung lalakas na malalakas na mga typhoons na nag-hit na ngayon sa maraming mga lugar, no? So it could affect the agricultural productivity. At alam naman natin, pag napinsala yan, kasunod na niyan yung taggutom, right? So climate change mitigation and adaptation research initiative, maraming i-develop na mga researches kung paano tulad noong mga heat tolerant ng mga palay, ano? Meron din namang palay na pwedeng nakalubog ng 2 buwan. Kapag mabubuhay at mamumunga pa rin. Tawag nga nila submarine. Eh. So ito yung mga programa kung saan nakatutok ngayon sa pag-solve nitong impending na problema. Hindi yung impending. So impending, padating pa lang. Actually ngayon, nararanasan natin. So it's a current problem. So our solution, iniisip natin baka nasa nature. Then baka kung ang nature ay alagaan natin, ibalik natin yung tinatawag na balance sa kanyang ecosystem, we might be going back to the original status, ano. So yung International Day of Biological Diversity, ayan, ako merong lecture ako doon sa isang mga first year tungkol sa paano aalagaan ang biodiversity, no? Because kung wala yung isang element doon, alimbawa, kahit nga frog lang ang mauubos, may epekto siya because yung frog ang kumakain ng mga insekto at baka naubos ng mga ahas, may magkakaproblema. Baka dumami yung mga, nyari, grasshopper becomes locust or maging salot siya. So, ayaw natin mangyari na mauubos. Kaya nga, merong mga species na kung tawagin endangered at bawal nang ihunt yan o bawal nang hulihin because we want to preserve. Kasi ang idea doon kapag ka binawasan mo yan, yung isang species na yan, yung pwede kasing yung umaasa sa kanya ay mawala rin. O kaya dumami naman masyado yung isang species at magkaroon ng imbalance. Ano? So may mga programa, no, like this one, may ito hindi lang sa atin to, ha. This one ay abroad, no? German pa nga ito, eh. Many developing countries and emerging economies need assistance. So, tayo yon yung kailangan ng tulong if they are to reduce their greenhouse gas emissions and adequately adapt to the consequences of climate change. That is why the industrial countries have made a commitment to provide an annual $100 billion US dollar for this purpose. In the last few years, Germany has already increased its budget for climate change mitigation and adaptation. It has adopted the target of doubling its international climate finance between 2014 and 2020, bringing it to 4 billion euros. Oh. A year, euro, impera sa Europe. This target was already exceeded in 2019. Pinagbuhusan ng pera para mabawasan itong pagkasira. Unang-una na yung gas emission ng fossil fuels, yung pumupunta sa ere, pumupunta sa atmosphere, at nabablock yung sun rays. Nangyari, umiinit. Hindi nakaka-release sa space yung ating heat produced dito sa Earth. Ang mangyayari ngayon doon, iinit yung dagat.
certain degree lang, 1 degree lang yon, magpuproduce yan ng enough naman na vapor at yun ang pwedeng pagmulan ng malalakas na ulan at mga baha at bagyo, typhoon. So, following the policy thrust naman ng DA sa atin dito, the climate change program, which is anchored on 2 pillars, mitigation and adaptation. Paano mapipigilan at paano ikaw ay i-embrace mo yung mga bagong strategy para magbabago tayo ng style para makontrol nga natin itong patuloy na problema sa climate change. So, mitigation and adaptation. At yan itinuturo lalong-lalo na sa mga farmers, sa mga entrepreneur. Number 5, programa. Under pa rin ito sa programa ng research, yung biofuels feedstock. Limit na panahon na biglang sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng krudo, ng oil sa market. Ito nga lang recently, parang maabot na sa 60 plus ang presyo ng litro ng gasolina. Ibig sabihin, kung galing ka ng Indang, pupunta ka ng 13, at least pa yata mga 13 kilometers yan, ang konsumo ng kotse dyan nasa mga 10 liters or 10 liters. So, 10, ibig sabihin 1 liter per kilometer. So, kung 30 nyo, kulang pa yung isang litro mo ng gasolina. Kung ang liter niyan ang presyo 60, 60 plus siguro dagdagan mo pa ng mga 25 pesos, 20. Sa mga 80 pesos, ang one way papunta ng 13, babalik ka, that's mga 160 ang iyong kakailanganin sa gasolina pa lang. Ganun kamahal. Pero mabuti na lang, kanina, nagsimula nang bumaba, 2 piso. At yan magtutuloy-tuloy kasi ang reason dyan, yung mga bansa kasing nag-i-stock ng mga langis, malalaki yung kanilang depo. No? Napuno na kasi every time na dadating yung taglamig, pinupuno nila yon kasi lalakas kasi ang demand because of the heaters na kailangan sa mga bahay doon sa mga lugar na nagkakaroon ng yelo. Puno na yan. Kaya yung demand for oil bumababa na ng unti-unti. Kaya, syempre, sa economics kasi, pag marami na ang kailangan, nagmamahal. Pag kukunti na ang bumibili, binababa na rin ang presyo. And isa ring factor doon ay yung mga oil-producing countries ay nag-usap na, sige, dagdagan natin ang production para yung supply dumami at huwag namang tumaas ng tumaas ang presyo. Right? So, ang ibig sabihin naman yan, dito sa Pilipinas, yung biofuels feedstock, meron kasi tayong mga halaman or commodities at yun naman na pag-aralan natin like corn na pwede siyang i-convert into fuel like yung corn, ethanol. So meron mga tinatawag na biodiesel. Hindi naman puro yun, nihahalo lang siya. So yan yung mga programa. Also sugarcane, sweet sorghum, cassava and corn as biofuel. Yan. Ito yung kasaba, I don't know kung nakakita na kayo ng sorghum, batad ang tawag dyan. And then, even itong tubo ay pwedeng gawin ding biofuel. Right? So, bio, ngayon naman, biotechnology. Ito na, punta na tayo sa siyensya. The Philippines is recognized as the 8th most biologically diverse countries in the world. It's in biologically diverse, napakaraming species, halaman, hayop, even yung mga insekto, even microorganism, we are the most diverse. At alam niyo ba kung nasaan yung pinaka diverse, yung pinakamarami ang kombinasyon ng plants and animals sa buong Pilipinas? Kung nasaan? Nandun sa malapit sa Mindoro, sa Verde Island. Yun daw ang pinakamarami ang present na species, both land and in water. Lapit lang yon, matatanaw na nga yun. Dadaanan yun kapag kapapunta ka ng Puerto Galera coming from Batangas. Nakikita yung Verde Island.
Kaya lang ano siya, hindi siya open for public kasi nga protected siya. Kinakailangan mo ng permit para makapunta roon sa lugar na yan. So this biodiversity is a huge resource that can be exploited using biotechnology. Ito naman ngayon, baka itong mga species na ito na meron tayo ay makapag-create tayo ng mga bagong halaman, bagong industry, na kung saan pinakikialman ng mga scientist, ng mga nag-aral dyan, na ini-exploit ngayon yung DNA. At most, the best example niyan ay yung mga tinatawag nating BT, BT corn. Mamaya makita niyo yung sabi ng BT. So ito ay in-engineer ang mga halaman or hayop. So ito yung sinasabi natin na food biotechnology, the use of technology to change the genes of the animals and plants we eat, no? Before and after, makikita nyo rito, dati maraming insekto nung gumamit ng BT plant, no? Sa corn, kumunti ng insekto. So less use of pesticides. Sa hayop naman, better overall animal health. Sa production, mas dumami. Tapos sa reduction naman ng carbon dioxide, mas marami ang nabawas o kumunti na lang ang reduct ang ano ang carbon dioxide emission at mas malaking kinita ng mga farmer. Food is more nutritious. Of course, sabihin nyo, eh marami ho sir, ano, tutol dyan. Yes, I know. Siyempre, ganun naman lagi sa Pilipinas. We are a democratic country. Merong ayaw sa ganitong mga technology. No? Bago na lang, you know, I think nabanggit ko na yan kung bakit. We have a separate session for that before. No? So, ang ibig sabihin lang naman yan, na sinusuportahan ng DA ang mga ganitong programa, yung applying biotechnology for improving crop yield, resistance to pest, adaptation to climate change, and it could provide long-term solution to some of our major crop production problems. Right? So, ayan ang mga top 10 genetically modified foods or GM foods. Corn, soya, okay? Cotton, papaya, mga tamis na tamis kayo sa papaya, kinakain yan. Ano na yan? GM na pala. Even rice, no? Yung gold, ano, yung parang nilagyan na ng star margarine. Gold rice, or golden rice. Canola oil, potato, tomato, even gatas, at saka mga PSI, marami na dyan. Top 10 genetically modified. Pero sa organic agriculture, no, ha, hindi sinasama ang GM foods sa pag-cultivate na mga organic products. So diyan pa lang nagkaroon na lang ano ng dividing line. Pero ang purpose kasi nitong genetically modified foods ay more on the economic side, no? Kasi kinukulang na nga ng ano ng production para sa food para sa buong mundo. Tuloy-tuloy naman ang pagdami ng mga tao. At kung hindi kasi gagawan ng parang magic, no? Paano mapapadami ang production? Dumadami ang kakain, umuunti ang taniman, dumadami ang peste at saka mga calamities. Pag hindi natin ginawa ng alam ito, ng in-engineer at pinadami ang harvest, babalik yan, may babayaran tayo na taggutom. So ngayon, tumulong na ang science, no? Para padamihin ang ano ang harvest through GM. So it is a choice between the two, ano, healthy foods versus itong GM na hindi naman siguradong nakakasama yan. Wala pa namang ano eh, wala pa namang pruweba. Yan ay takot pa lang na baka masama sa tao. Still debatable, no? And then pang-pito, yung paggamit ng indigenous plants. Indigenous yung dinadito lang sa atin, yung napatatagpuan sa Pilipinas at native sa atin, ay marami kasing ano yan, magagawang gamot. Ito nga tinatawag na tawa-tawa,
tsaka kung ano-ano ay mga gamot, even yung magaling sa dengue, yung ano ha. Pagkatapos, ang virgin coconut oil ay pinapag-aralan ngayon ng UP, PGH na pwede rin pala siya sa COVID. At maganda ang ano, initial result ng test. So yan ay sinusuportahan ng gobyerno. At saka makikita nyo ngayon dito na marami na tayong mga halaman. Halamang ligaw nga yan, tumutugula ko sa saan yan. Na kung hindi pa sa Facebook, hindi nyo makikilala. Ah, ito pala yan. No? Magaling pala doon. No? Ayan. Damong Maria, Kalatsutsi, Kamatisan. Ayun, yung parang ang dahon ay parang talong na may tinik pero may bunga na maliliit. Ako, dumidilaw pag hinug na kamantige, no? Yan, mga, ayan, balatong aso. Yan ay mga indigenous plants na meron pa siyang tinatawag na health and wellness benefits at sinusuportahan ng gobyerno. Basic research, basic and strategic research. Ito kasi nga ang farmer, hindi naman siya researcher. Kaya nga siya nag-farmer, hindi siya mahilig sa mga ganyan-ganyan. Ang gumagawa na ng research ay ang gobyerno through the universities, yung mga SUCs. No? Yung mga yan naman, kahit Bureau of Agricultural Research, hindi naman talaga sila nagre-research. They are actually supporting through funding yung mga universities para mag-conduct ng research. Tulad ng Kabsu. Yan. And of course, human resource development. Kung ikaw ay negosyante na, siyempre, lalago ang negosyo mo. Ikaw naman ngayon ay mag-i-imply yun ng mga tao mo. Ay tuturuan kang paano mag-manage ng isang negosyo. Paano i-deal ngayon? Paano ngayon yung iyong mga empleyado? Paano mo siya pasusunurin? So, meron ding mga programa tungkol dyan, ang human resource development. So, siya naman ay hindi lang sa hayop at sa halaman, pati yung pagmamanage ng isang negosyo. Right? So, anong oras na? Let me check. Sana matapos natin. Kaya lang, number 2 pa lang. 17. Pangalawa, kanina yung agricultural research, ngayon naman ay agricultural extension. No? Sa university, meron tayong grupo ng mga agricultural extension or na ang kanilang work ay pumunta sa mga target communities para mag-introduce ng mga bagong teknolohiya o kaya muna ay pag-aralan ano ba ang gap, ano ba ang kulang. So sabi niya, existing gap doon sa mga yan at hindi sila nag-i-improve ang pamumuhay. Kapag na-determine nila yan, then they will come up with a solution. Babalik ulit tayo doon sa action research. So kakausapin yung ano ron, ganito yung iniisip namin, kung agree kayo, subukan natin itong technique na ito, itong technology na ito, and then kapag siya ay aba, nag-improve nga, oh, kasi tuloy-tuloy yan, sinosurvey uli kung nag-improve ang pamumuhay, and then after that, yung programang iyon, kung maganda talaga, pwedeng gamitin naman sa ibang lugar. Pero dahil nga siya ay tinatawag nating base sa lugar, ay kasi mag-iiba-iba ang pangangailangan kapag natapos yung tinatawag na gap analysis. No? So, extension are bridges. No? Sila yung nagdadala ng technology. Sila, pero bago muna yung technology, sila muna mag-a-analyze ng pangangailangan. Green technology, pag-aaral kung uubra, and so on and so forth. But it all started with the research. Ito yung pilosopiya ng extension, no? Many farmers as possible, as many farmers as possible need to be visited by competent extension workers as frequently as possible on a regular basis to communicate technical messages and develop relevant skills. Who knows, baka kayo ay out of your curiosity ay mag-apply dito as technologist, no? Kasi kayo ay all around na halos eh, 'di ba? Kayo ay sa animal production yata kayo, ano? Kung animal production kayo, alam niyo na more or less yung mga paano mag ano niyan, paano mag alaga niyan, tapos paano magma-market, etc., paano magko-compute ng kita. You could be a very good ano, extension worker.
Technical messages should be location specific, as always mentioned, time bound, dapat na may usapan kung gaano katagal lang, and relevant to current farming activities. E naaayon naman doon sa ginatrabaho ng mga tao roon. And number three, an uninterrupted, smooth, and rapid flow of information to and from the farmers and researcher should be facilitated through extension services. O kahit na nga na nagkaroon na ng COVID-COVID yan eh, tuloy-tuloy pa rin itong mga extension worker. At siyempre, alam nyo naman, high-tech na rin naman ang mga tao ngayon, mga farmer, could always be out sa Facebook, so nagkukundak ng mga extension service webinar. So, ang pinaka agency na nag-conduct talaga nito mga extension service are the Agricultural Training or is the Agricultural Training Institute under ng DA pa rin. So, here are some of their programs, projects, and partnership, no? Yan, ating gulayan ng DA or ATI gulayan ng DA. Yan. Extension services, may mga level-level pang nalalaman. Pero ang ibig sabihin lang, basic training muna bibigyan. And then demonstration services, papakitaan. Then farm business advisory services, ayun, papayuhan. And then extension services until eto mga farmer ay makakatayo na sa kanilang sarili, no? At maraming mga ano yan, sunod-sunod na programa like private extension services. Kanina kasi puro government yan eh. Ngayon naman, private extension services, yung Go Negosyo, isang example niyan kay ano, kay Concepcion. Talagang nakaka-attend ako ng mga seminar niyan. They pour their resources together at ang gagaling ng mga speakers nila, sila-sila rin. At mine-mentor talaga ang mga farmer. At dito sa Inda, marami na ako nakikita dyan na minsan nakasabay ko sa seminar at may mga businesses na sila. So, the private sector is also extending their services. For free, libre yun. Ano lang, out of kanilang advocacy lang na makatulong because they believe na talagang kinakailangang suportahan ang entrepreneur ng mga farmer or agri-entrepreneur. Right? So, meron ding ginagawang programa ang ATI, yung farm tourism. Dito sa Cavite, meron na tayo. In fact, sa Indang, andyan yung dragon fruit ni Ka-Eddie Silan. No? At yan ay sinuportahan ng DOST Picard at ng Cabsu. So, makikita na sa Facebook yan. Itong Uma Verde, ito ay I think ito ay somewhere in Bailen, di yata ito Bailen, but General Aguinaldo, ano yata ito. Sa malayo, General Aguinaldo, Magallanes. Ano? I'm not sure. Itong Kanaan naman, ito ay somewhere in Visayas or Mindanao. Ano? Costales is sa Mahayhay, Laguna. I visited that. At tayo ay meron na rin sarili nating farm tourism site sa loob ng university at yun ang purpose niyan ng mga farm tourism kasi hindi naman puntahan yan, nakaka-create ng business eh, yung may-ari niyan. Siyempre, mga visitors would buy something, yung produce, kumisan may entrance pa. Dito yata sa Costales pa, I think, 100 pesos ang entrance. So, punta na kami dyan. So, pwedeng magsimula muna yan, learning site siya, dyan tinuturuan yung mga farmers, no, mga estudyante minsan, ano, and then they become schools for practical agriculture. Hindi yan SOPA, hindi yan universities. And then after that, na improve ay naging farm tourism area na, like yung Costales is a good example. Another is a Big Brother Small Brother Extension Partnership Scheme. Sabing Big Brother, yung mga nauna na, yung successful, natuturuan yung sisimula pa lang mga small brother. At meron din ang tinatag na Livelihood for Rural-Based Organization, RBOs, 4-H Club, Japan Agricultural Exchange Council, alumni, etc., etc., ay nakakatulong ano, sa yung MS, magkasasakang siyentista. Meron tayo niyan sa Cavite. Marami tayo niyan. Marami tayong mga kaibigan ko.
they are really trained, you know, para na silang professor kagagaling, you know? Magaling pa nga sa akin. Produkto yan, talagang they are actually trained on-site, hands-on talaga. Wala na akong masabi sa gagaling na mga yan, yung mga MS or magsasakang siyentista. Assessment center also, kung saan itong ating mga, kayo, later on, after graduation, you took up NC2. No? Kinakailangan yan pag nag-a-apply ng trabaho, pag nakita NC2, ay ibig sabihin seal of ano yan eh, na approval na kayo'y marami ng alam. Merong NC2 sa organic, you know, at sari-sari yan. Itanong nyo after graduation. And RCEP, ito naman ay Rise Competitiveness Enhancement Fund. Minsan ay mga scholarship to at pero ito ay nakatutok sa Palay. Okay. Pangatlo, agricultural credit. Oh, ito, madali na maintindihin pagpapautang ito sa mga farmers. Siyempre, merong tinalaga dyan yung Agricultural Credit Policy Council. Under yan ng DA pa rin. No? May mga loan packages, anyo, pero pa ng sure COVID, itong mga nagka-problema na itong panahon ng COVID. Kapag-loan, ayan at may mga nakalagay naman dyan kung paano ang mga qualification. Tulad itong capital, access for young agripreneurs. Naku, pwede sa inyo ito. Pero sigurado ko sa inyo na bago kayo makautang dito, magpipresent kayo ng feasibility study. Right? Business plan. Kaya nga tinuruan ko kayo. Yun lang business plan, hindi sa subject na ito. Mayroong isang subject na nagtuturo ng business planning at kakailanganin nyo mag-submit para ma-approve ang inyong loan kung kayo farmer. Of course, land bank partner natin yan, being a government bank, magpapautang sa mga farmer. Kaya alam mo, itong bandang huli, kagalit si Duterte, dami talaga yung pera, hindi nyo pinauutang ang mga farmer. At ang problema, kakaunti namang farmers ang nangungutang. Ay, takot mangutang kasi baka daw malugi. Eh, mahirap nga naman daw pala ang agriculture. So, mga ganun-ganun. No? So, that's why kinakailangang i-guide ang mga farmer to erase yung mga fears. O kaya naman sa totoo, baka naman totoo natatakot talaga dahil nga marami na babalita ang nalulugi. So, diyan nga papasok yung ating assistance ng mga incubation program. At ito, panghuli na ito. I think we could be, magtatapos natin, agricultural marketing. So ngayon, nagpautang ka na ng pera, naturoan ka na ng ng research, ibigay na sa iyo yung technology, tapos may extension worker pang maalalay sa iyo, ano pang kailangan? Kailangan lang ay ma-event ang produkto through agricultural marketing. Ito kasi ang sakit ng mga farmer eh. Magaling magtanim, magaling magpatubo, magaling mag-alaga, pero bulok mag-market. Nadadaya pa ng mga biyahero, hindi nila alam ang presyohan sa ibang lugar. Hindi nila alam na murang-mura pala o kaya naman hindi nila alam kung kumikita sila o hindi kasi walang knowledge sa accounting, no? Business basic farm accounting, no? That's why merong agricultural marketing service na kinreate ang government natin para asistihan ang ating mga farmer. At maganda rito, ito ngayon ay available na online. Siyempre, ito sa pamumuno alin ng DA through Secretary William Dar is the Agribusiness and Marketing Assistance Service. Meron tayo niyan. At nandiyan ang contact. Ang kailangan, okay? Ito ay makikita nyo roon sa information on agricultural commodity buyers and producer sellers. Directory ito ng buyers and sellers. Sino ang bumibili at sino ang nagtitinda. Tapos magyan kayo maghanap ng mga feasibility studies. Uy, tandaan nyo to. Kasi pagka kayo ay gagawa ng mga feasibility studies, baka meron na rito. Next year, gagawa na kayo ng inyong EDP. Kailangan nyo yung data. Yan, Agribusiness and Marketing Assistance Service. You can log in on that. Trade and production data. Alright? So, ayan. Ano-ano makikita doon? Status of market linkages, price watch,
Oh, yun, magkakayo kasi gagawa ng ano eh sa EDP ng projection. Magkano ang presyo nitong napili niyong crop or animal pagdating noong 1 year from now, eh yan na may listahan na diyan ang presyo. Minsan Cavite, doon yung makikita some 20 years back. Ibig sabihin taon-taon simula noong 1980 o 1990 hanggang taong 2020 ay naka-record doon yung mga presyo. Hindi nyo kayo na kailangan pumunta pa. Nakikita na yan doon. Trade events, po pwedeng kung may Prada kayo, gusto nyo pakita, pwede kayo sumali dyan. And list of suppliers with commodities. Yan. What else? Programs and projects, kadiwa ni Ani at Kita at Padre Paura Robinson's Place. Ibig sabihin, ayun, doon pala ginawa sa Robinson's Place. Ini-announce yung mga project nila. Alright, so ayan ko, natapos ko ng anong saktong oras ay 2:30. Kaya kanina, pag sabi kong 1:30, nagsimula na ako kahit si Siam pa ang attendees. No? Because gusto kong tapusin itong buong topic ito. So thank you very much for your time. Siyempre, ito ay recorded kaya I will post again sa ating group. Thank you for listening. Watch out nyo na lang kung ano mga further announcement. Thank you po, sir.